Dumating naman si Leia na may dalang mabigat at agad na tinulungan ni Felipe. Makikita naman sa mukha ni Esther na mukhang nagseselos ito. Habang nag-aayos ng sarili si Esther ay biglang kumatok at pumasok si Felipe. Nag-alok ito ng isang masahe at mas masarap daw ito pag may pampadulas. Tinuro ni Esther kung saan nakalagay ang langis at agad naman itong kinuha ni Felipe. Minasahe ni Felipe ang iba't ibang panig ng mundo ni Esther at pinigapiga niya ito. Hindi katagalan ay bigla na lang nangati si Esther kasabay nun ang pagdating ng dalawa niyang kapatid, inamoy ni Leia ang langis at nalaman niya na ito ay may nakahalong mani. Nagalit naman si Esther kay Sonya dahil inisip niya na siya ang may gawa nito. Dinipensahan naman ni Sonya ang kanyang sarili at sinabing wala siyang kinalaman. Kinuha naman ni Leia ang gamot at pinainom ito kay Esther. Naabutan ni Felipe na nag-iinom si Sonya at sinaluhan niya ito. Naikwento ni Sonya na kahit madalas sila mag-away ni Esther ay mahal na mahal niya pa rin ang mga ito, at hindi niya kaya na may mangyaring hindi maganda sa kanila. Hinawakan ni Felipe ang mukha ni Sonya at sumakto naman ang pagdating ni Esther. Nagalit si Esther kay Sonya at inisip niya na may pagnanasa ito kay Felipe. Kinabukasan kakatapos lang maligo ni Felipe nang biglang dumating si Esther, ibinaba nito ang kanyang depensa at sinabing umalis ang kanyang mga kapatid. Nag-alok si Esther ng digmaan ngunit tinanggihan ito ni Felipe. Sinabi ni Felipe na naiisip niya ang kanyang mga kapatid at nakukonsensya siya rito. Nagalit naman si Esther at inisip na dahil siguro ito kay Sonya. Pagdating ng dalawa ay agad itong nilapitan ni Esther at hinila nito ang buhok ni Sonya. Tinatanong ni Esther si Sonya kung ano ang sinabi niya kay Felipe. Napaiyak si Leia at umalis dahil sa away nilang dalawa at agad naman itong sinundan ni Felipe. Sa labas nagkwentuhan ang dalawa. Sinabi ni Leia na dito siya nagpupunta sa tuwing nag-aaway ang kanyang mga kapatid. Maya-maya pa ay naitanong ni Leia kung ano ba ang namamagitan sa kanila ni Esther. Tumayo si Felipe at sinabing walang namamagitan sa kanila. Muling nagtanong si Leia kung gusto ba niya si Esther. Sumagot naman si Felipe na hindi, dahil iba daw ang kanyang gusto, at pagkatapos ay hinalikan niya si Leia, at simula nung gabing magkausap sila ay araw-araw nang nakatayo ang saging ni Felipe. Isang araw tinuruan ni Felipe si Leia kung paano magmaneho ng sasakyan. Naging masaya sila sa isa't isa na siyang namang kinaselos ni Esther. Masaya naman si Sonya para kay Leia at maya-maya pa ay nakatanggap siya ng message galing kay McCoy. Sinabi nito na hindi muna sila magkikita dahil nasa kabilang bayan ito. Inutusan ni Leia si Felipe na kuhain ang gata sa likuran, pababa na sana si Felipe nang maaabutan niya si Esther na nagwawalis ng basag na bote. Humingi muna ng tawad si Felipe kay Esther dahil sa mga nangyari sa kanila bago niya kinuha ang gata. Inihain ni Leia ang niluto niyang gata at ipinagmalaki niya na masarap ito. Hiniling ni Sonya na si Felipe muna ang sasama kay Leia sa pamamalengke dahil masakit ang katawan nito. Sumingit si Esther at sinabing sasama siya ngunit hindi ito pinayagan ni Sonya para daw may kasama siya sa bahay. Sumagot si Esther na kung bakit nandito pa si Felipe e mukhang wala naman na daw itong sugat. Doon ipinagtapat ni Felipe na nobya na niya si Leia. Dahil doon ay muling nagalit si Esther dahil siya na lang pala ang hindi nakakaalam. Maya-maya pa ay tinikman na ni Leia ang gata at doon nasugatan siya dahil meron palang bubog na nakahalo. Kumuha si Sonya ng gamot at agad niya itong nilunasan. At doon nagdesisyon na rin si Sonya na si Esther muna ang sasama kay Felipe na mamalengke. Kinabukasan ay namalengke silang dalawa. At sa hindi inaasahan ay nakilala si Felipe ng isang tindera at sinabing siya si Thomas, ngunit itinanggi niya ito at sinabing nagkakamali lang siya. Pauwi na sila galing sa pamamalengke at doon nagsalita si Esther na wala siyang pagsasabihan tungkol sa kanya, ngunit mukhang naghahanap ito ng kapalit. Hinawakan ni Esther ang kambyo tapos nagpagas muna sila saglit. Kinagabihan pumasok si Esther sa kwarto ni Felipe at tinignan niya ang mga gamit nito. At doon nakita niya ang ilang mga litrato. Kinabukasan naghanda na sila para sa pagkain at bago kumain ay nagdasal muna si Leia. Hindi pa natatapos ang pagdarasal ay agad na sumingit si Esther, at doon sinabi niya na sana rin Panginoon ay sabihin na ni Felipe ang totoong pagkatao nito. Ipinakita ni Esther ang ilang mga litrato at doon ay napilitan si Felipe na sabihin ang totoo,
Sinabi niya na Thomas Santa Cruz ang totoo niyang pangalan at nag-iisang anak siya ni Felipe Santa Cruz. Isang araw na abutan niya ang kanyang ama na wala ng buhay at sinasabing rebelde ang may gawa nito. Ilang buwan lang ang lumipas ay agad ding pumanaw ang kanyang ina dahil sa kalungkutan. Para makapaghiganti ay agad siyang sumapi sa mga rebelde. Maraming pagkakataon na tinangka niyang patayin ang kanyang mga kasama ngunit hindi niya ito magawa. Naguluhan na ang kanyang isip at tinangka niyang wakasan ang sarili at mabuti na lang ay agad siyang napigilan ng kanyang mga kasama. Wala daw alam ang mga rebelde sa pagkamatay ng kanyang ama at sinabing biktima lang siya ng maling engkwentro, at ang tanging nasa isip na lamang niya ay si Don Fidel na ama ng tatlong magkakapatid, dahil siya lang ang may interes sa kanilang lupa. Ilang araw pa ang lumipas ay agad din silang nahanap ng mga militar, nagkaroon ng putukan at agad din siyang nahiwalay sa kanyang kasama. Una niyang nakita silang magkakapatid at palagi na itong nakasunod sa kanila. Isang gabi nagkaroon ng bar-ilan sa ilog at ginamit niya ang pagkakataon na yun para saktan ang sarili. Dumiretso siya sa magkakapatid dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng mga ito, inamin niya rin na siya ang pumatay ng mga alaga nilang manok, siya rin ang kumuha at naglipat ng pera ni Sonia, pati na rin ang mani na nakahalo sa langis ni Esther. Pero habang tumatagal dahil sa mga kabutihan na ipinapakita nilang tatlo, ay unti-unting nagbabago ang kanyang paghihiganti. Una pa lang ay alam na ni Sonia na isa si Thomas sa mga rebelde na hinahanap ng mga militar, pero dahil nakikita niyang masaya si Leia kapag kasama niya ito kaya hinayaan niya na lang, pero ang kinagagalit niya lang ay yung pinag-aaway-away sila. Humingi ng tawad si Thomas dahil nagawa niya lang daw ang lahat ng ito dahil sa pamilya niya, nangako rin siya na gagawin niya ang lahat, mapatawad lang siya dahil na rin sa pagmamahal niya kay Leia. Nung mga oras na yun ay umamin na rin si Esther na may nangyari sa kanila ni Thomas na siyang ikinagulat ni Leia, kaya naman umalis si Leia at agad naman itong sinundan ni Thomas. Kinagabihan sinabi ni Sonia na sa bodega muna matutulog si Thomas dahil mataas ang tensyon sa kanilang tatlo. Doon nangako rin si Thomas na aayusin niya ang lahat ng problema na kanyang nasimulan. Samantalang si Esther naman ay pumunta kay McCoy at sinabing alam niya kung nasaan ang rebelding hinahanap nila. Papunta na sana sila nang malaman ni Esther na may pamilya na pala si McCoy at niloloko niya lang pala si Sonia. Sinabi ni McCoy na alam ni Sonia ang lahat at kapag nahuli na nila ang rebelde ay magpapakalayo na ito. Dahil doon ay nagbago ang isip ni Esther at agad niyang kinuha ang cellphone ni McCoy, tumakbo ito sa taniman ng mais at agad naman siyang sinundan ni McCoy. Hindi katagalan ay lumabas si Esther at sinubukan niyang akitin si McCoy, at nang nakahiga na ito ay agad niya itong pinalo ng bato. Sa kasamaang palad ay naabutan din siya ni McCoy at agad siyang ginuhitan sa leeg. Kinabukasan ay nabalitaan nila Leia at Sonia ang kanilang kapatid na wala ng buhay. Nag-iyakan ang magkapatid at ang kumakalat na balita ay rebelde ang pumatay kay Esther. Isang gabi dumating si McCoy sa kanilang bahay, napansin ni Sonia na ilang gabi nang nagmamasid ito sa paligid ng kanilang bahay simula nang mawala si Esther, kaya naman sinubukan niya itong tanungin, ngunit pinatahimik lang siya at sinabing malilintikan siya kung hindi siya titigil. Maya-maya pa ay lumabas si McCoy, at si Leia naman at Thomas ay nag-uusap sa bodega, at sa hindi inaasahan ay agad din silang nahanap ni McCoy. Itinali ni McCoy si Thomas at pinapaamin kung nasaan na ang mga kasama nito, pinakalma ni Sonia si McCoy at dinala niya ito sa kama upang simulan ang digmaan. Si Leia naman ay pinakawalan na si Thomas at nag-umpisang tumakas, bigla naman kinutuban si McCoy at agad na sinilip ang bihag at nakita niyang wala na ito. Sa paghahanap niya ang hindi niya alam ay nakuha na ni Sonia ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya. Tinanong niya si McCoy kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Esther, dahil nung mga araw na namatay si Esther ay ayun din ang araw na nagpunta si Esther sa kanya para magsumbong. Bago pa man ito matapos sa pagsasalita ay inagaw kaagad ni McCoy ang hawak nitong baril at sinabing isusunod na siya. Ngunit agad namang dumating si Leia at pinalo sa ulo si McCoy kaya nakuha ulit ni Sonia ang baril. Matapos ang mahabang pag-uusap ay tinuluyan na rin ni Sonia si McCoy,
Pinaalis ni Sonia si Thomas at Leia at sinabing lumayo na, sa huli ay nagmaneho palayo si Leia at Thomas habang si Sonia naman ay naiwang nag-iisa, at dyan na natatapos ang movie drama na pinalabas noong January 6, 2023 na pinamagatang, Panibugho.